Hi guys, welcome to my channel, Zub Deli. Right, today magluluto ako ng pork menudo. Ang ginamit ko ay pork shoulder. Minarinate ko na naman about 30 minutes ng soya sauce and konting oyster sauce. Okay, umpisa na natin ang pagka-cut ng potato. Ayan na. Okay, kinat ko siya ng cubes dahil menudo ang iluluto. And yung aking pork shoulder ay nilagyan ko rin yun ng black pepper. Marinate ko sa soy sauce and fish sa oyster sauce. Alright. Tapos na ang aking paggayat ng potato. Now isusunod ko ang carrots. Any will do. Okay, ganun din guys, sa cubes din ang pag-cut. At hindi ko itinapon muna yung yung tangkay ng bell pepper kasi may paggagamitan tayo diyan mamaya. At ang bell pepper ko ay kinat ko din ng pa-cubes para pare-pareho ang kanilang forma. Alright guys. Now, isunod natin ang onion. White onion ang ginamit ko dahil yan ang available ko dito sa bahay. And also, pa-cubes ang aking pag-cut sa onion. Alright. At meron akong red onion na sinalvaged. So, hindi ko itinapon yung pwede pang gamitin. So, yung hindi na pwede, yun lang ang naitapon ko. Sayang kasi, ekonomiya. Okay. And yung 2 cloves of garlic, i-mince natin yan. Hindi man masyadong pinong-pino is okay lang yon. Basta hindi siya masyadong makikita sa kawali. Okay lang yon. Pampabango. Sorry guys, medyo matagal yung pag-cut ko ng garlic, hindi ko siya na-edit. And then naglalagay din ako ng hot dog, tender juicy yan ha. Okay, yan naman ay pa-slant ang pag-cut. Okay, at isa lang ang ginamit ko. Hindi naman din maganda kung lasang hot dog na ang ating pork menudo. Right then, ang aking tomato. Oh guys, iisa na lang pala ang tomato ko. And akala ko may tomato paste ako or tomato sauce ako sa bahay. Ay wala pala. So isang tomato lang ang aking ginamit. Carry na yan. Ginawa na lang ng paraan ni Zub Deli. So ayos pa rin yan. Now ayan ang ingredients natin. Potato, carrots, bell pepper, onion, soya sauce, fish sauce. Andiyan yung garlic, ang tomato, at ang tender juicy hot dog. Alright, umpisa na natin. Mag-init na tayo ng kawali. At pag mainit na, ilagay na ang Minola cooking oil, good for the heart. And then pag mainit na ang oil, of course, pag mainit na ang oil, ilagay na lang natin ang pork. Kailangan natin i-sangkot siya. Na-marinate yan kanina after 30 minutes, okay na. Pero before kayo minarinate, binanggihan ko muna yan ng kumukulong tubig para maalis naman guys yung something duwo-duwo-duwo dyan. At syempre, halu-haluin natin, okay? At i-fry ko nga pala ang potato at ang carrots. Kasi mas gusto kong sinafry sila pagka nagminunodo ako at dalagyan ko ng konting asin para may lasa. Kasi pag hindi mo prunay yan, mga plating na pagka nilagay mo na pagka may sauce na ang minunodo, parang maputla ang kulay nila. Pero ito, prunay ko, luto na siya,
at isi-set aside. Dahil paglagay ko yan ay mamaya na pag maluluto na o malapit ng maluto ang pork menudo ni Zab Kelly. Okay, halu-haluin. Wow, maganda na siya. And then, gusto ko rin i-fry ang hot dog, ang tender juicy hot dog. Isa lang ang ginamit ko dahil ayaw ko namang lumasa ng hot dog lahat ang menudo. Okay? Okay, maganda rin naka-fry siya dahil para masarap siya. Hindi siya, hindi lasang... basta masarap siya pag sinay. Basta masarap siya pag sinay. Mas masarap kasi talaga. At hindi dapat ilagay agad-agad para hindi niya maabsorb lahat ang liquid. And then, of course, yung ating garlic. Okay, inuuna ko talaga ang garlic, no? Ang feeling ko kasi pag inuna ang onion, ang onion kasi may juice, no? Para bang hindi nalulutong ang garlic for me pagka inuna ko ang onion. So, ang kasunod ng garlic, of course, ay ang onion. Alright, halu-haluin. Halu-haluin lang para masangkutya sila lahat at lumabas ang aroma. Wow, yan yung gamit ng tangkay ng bell pepper, kaya hindi ko siya muna itinapon para makuha pa rin ng oil ang kanyang lasa. Sayang naman, hindi naman natin kakainin yan. Okay, itatapon din natin yan. Kinuha lang natin, sayang naman ang kanyang konting lasa. Now, it's about time na ilagay na ang tomato. Gaya ng tomato, kailangan din i-caramelize at ma-absorb ng oil ang kanyang juice para masarap ang lasa. Now, malapit na siyang ma-caramelize at malapit na guys. Wow! At para mailagay na ang soya sauce and of course, ang konting fish sauce lagay na natin. Then, siyempre, haluhaluin natin konti. Okay, maglagay tayo ng a pinch of black pepper. Pampadagdag ng lasa. Okay. At lalagyan natin ng sab ng tubig o liquid. Para, siyempre, tatakpan natin para kumulo. At para lumambot at mapalambot pa natin yung ating pork. Malambot naman yung pork shoulder. Kaya lang, need pa rin niyang palambutin para kaya naglalagay ng tubig. See guys, mukhang malasang-malasa na ang aking nilulutong pork menudo. Gusto kong ilipat sa paborito kong saucepan. Yan, yung lagi kong ginagamit na nakikita nyo. Paborito ko yan eh. Kaya diyan ko nalang itutuloy ang aking pagluluto. Total naman ay natapos na ang paggigisa. At palalambutin nila at ika-caramelize ang gravy ng aking menudo. Alalahanin nyo guys, isang tomato lang ang ginamit ko dyan. So, ang nakaano rin dyan, nakapagdagdag ng lasa ay yung konting-konting oyster sauce na nilagay ko kanina sa pagmamarinate ko ng pork shoulder. Yan, malapit na guys. Kumukulo-kulo na at napaka-caramelized na talaga ang ating gravy. Takpan natin konti. Yarn! Wow, talagang malapit ng maluto. Okay, tuloy-tuloy lang ang pagpapakulo ng aking menudo para ma-less pa yung gravy niya. Ganon. At then, at pagkatapos niya, luto na siya. Ilalagay na lang natin ang potato at ang carrots na aking frinay kanina. Nakita nyo kanina yung pag-fry ko and then nilagay ko na ngayon. Luto na rin sila, diba guys? Dahil aking na-fry na siya kanina. Halu-haluin lang ng konti. Wow, ang sarap. Napakasarap guys. And then ilalagay ko na rin ang hotdog para sama-sama na ang kanilang lasa. Remember guys, hindi ko sila agad-agad nilalagay kasi ayokong mapunta lahat sa sabaw ang lasa ng hotdog. Okay, masarap kainin ng hotdog pag nandun pa rin yung kanyang lasa. Very, very tender ang menudo. Wow, ang sarap. At of course, yung bell pepper na talagang sa huli ko rin nilalagay dahil gusto ko siya
ay maging crunchy pa rin. Ang pagkagat ko ay crunchy pa rin dahil gustong-gusto ko ang half-cook na pagluluto. Alright, malapit na at buto na yan. Okay, and I would like to thank you all, my classmates, my team Sabteli and team artist. Thank you so much, guys, for coming to my premiere. And of course, ang raisins, huling-huli kong nilagay sa aking minudo. Naglalagay kasi ako ng raisins. Pampaganda, pampabango, at malamis-namis ng konti, ano. Hindi na kailangan lagyan ng sugar. Iba kasi naglalagay ng sugar, diba? Ako hindi. So guys, luto na ang pork menudo ni Zabdeli. Thank you so much, guys, for coming to my premiere. Thank you, guys. Really appreciated yung pagpunta nyo sa akin. Sana ma-enjoy nyo ang aking pagluluto for today. Masarap, guys. Kain na tayo. Ready na ang rice ni Zabdeli pork menudo. Wow! Thank you, guys. Bye-bye!